Magandang araw sa lahat ng nakikinig ng Itanong Mo kay Prof. Kamakailan ay may napakahalagang pagtitipon na naganap sa Hong Kong. Ito ay sa kasagsagan ng mga dambuhalang pagkilos ng mga mamamayan nito para sa demokrasya, kabuhayan at anti-repression. Ito ang asembleya ng pinakamalaking anti-imperialistang alyansa sa daigdig sa kasalukuyan, ang ika-6 na asembleya ng International League of People's Struggle. Dinaluhan ito ng daan-daang individual mula sa iba't ibang bansa. Maituturing itong pagtitipon ng lahat ng mga pinaka-abanting puwersa sa kasalukuyan na nagtataguyod ng mga pakikibakang anti-imperialista tungo sa kapayapaan, demokrasya at hustisya. Ano ba ang nangyayari kapag nagsama-sama ang pinakasulong na organisadong mamamayan ng daigdig? Bakit mahalaga ang isang internasyonal na alyansa ng mga anti-imperialista sa kasalukuyan? Nandito tayo ngayon upang makapanayam ang Chair Emeritus ng International League of People's Struggle. Walang iba kundi si Professor Jose Maria Sison. Magandang araw po sa lahat ng kababayan. Prof. Sison, ano po ba ang kabuluhan ng International League of People's Struggle or ILPS sa pakikibaka ng mga mamamayan ng daigdig para sa soberanya at kalayaan? Ano-anong mga bansa ang kasapi sa ILPS? Pinakamahalagang concern o malasakit ng International League of People's Struggle ay ang layunin ng pambansang pagpapalaya, demokrasya at hustisya sosyal. Higit sa 300 ang kasaping organisasyon ng ILPS. Nakabase ang mga ito sa higit sa 50 bayan sa lahat ng kontinente at rehiyon ng daigdig. Ito ang pinakamalaking alyansa ng mga organisasyong masa na anti-imperialista at demokratiko sa daigdig. Bakit po sinasabing matagumpay ang nakaraang 6th General Assembly ng ILPS na ginanap sa Hong Kong? Matagumpay ang ika-6 na International Assembly ng ILPS dahil ito ang pinakamalaking asambleya sa buong kasaysayan ng ILPS at natupad ang itinakdang programa ng asambleya sa ilalim ng temang ipagwagi ang maningning na sosyalistang hinaharap para sa sangkatauhan, mga mamamayan, magkaisa para labanan ang imperialistang pandarambong, digmaan, rasismo at pasismo. Higit sa 400 delegado, tagapagmasid at panauhin ang dumalo mula sa 44 na bansa at teritoryo. Higit sa 200 delegasyon ng ILPS ang nakadalo kahit na 15 ang hindi nakarating dahil sa iba't ibang dahilan. Napatunayan ng ILPS ang pinakamalaki at pinakakonsolidadong anti-imperialista at demokratikong alyansa ng mga organisasyong masa sa buong daigdig. Kayo po ay matagal na namuno sa ILPS at ngayon ay Chairperson Emeritus. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig ang inyong naging karanasan sa patuloy na lumalawak at lumalaking organisasyon? Batay sa aking mahabang karanasan bilang tagapangulo ng ILPS, lumaki at lumakas ang ILPS dahil sa sabik ang mga mamamayan ng daigdig na lumaya sa kuko ng mga imperialistang poder at mga reaksyonaryong rehimen. Magtamasa ng tunay na soberanya at demokrasya, umira lang hustisya sosyal, umunlad ng lahat ng panig ang lipunan at pairalin ang internasyonal na solidaridad at kapayapaan. Itinatakwil ng mga mamamayan ng daigdig ang palagiang krisis at digma at walang humpay na paglubha ng pangapi at pagsasamantala sa pandaigdigang kasistemang kapitalista. Nagkakaisa at lumalaban ang masang nagpawis at mga panggitnang saray sa paghahari ng mga malaking kapitalista at ibang reaksyonaryong uri sa iba't ibang dako ng daigdig. Prof. Sison, maaari niyo po bang ibahagi ang ilan sa mga mahahalagang resolutions na dapat gawin ng mga kasapian ng ILPS? Meron po bang resolution para mapigil ang patuloy na paglabag sa karapatang pantao sa buong daigdig? Sa ating bansa po ay talamak ang paglabag sa karapatang pantao at nagpapatuloy din ang extrajudicial killing sa maraming sektor sa ating lipunan.
Dapat basahin ng lahat ang General Declaration o Pangkalatang Deklarasyon at mga partikular na resolusyon ng 18 komisyon ng ILPS. Mababasang mga ito sa www.ilps.info. Ilinalahad nito ang mga masaklap na kalagayan at problema ng mga mamamayan ng digdig, lalo ng paglabag sa mga karapatang tao at mga kagyat at matagalang solusyon na may sasagawa sa pagkilos ng masa at pagbabago ng kalagayan. Saklaw ng deklarasyon at mga resolusyon ang paglabag sa mga karapatang tao sa larangang sibil at politikal, ekonomiko, sosyal at kultural. Natutunan din ang mga extrajudicial killings sa iba't ibang sektor bilang tuwirang paglabag sa mga karapatang sibil at politika sa ilalim ng tiraniya ni Duterte at bunga na rin ng pagsasamantala at pangaaping may tuturing na paglabag sa mga karapatang ekonomiko, sosyal at kultural. Ang maririnig ninyong awitin ay ang kaisa-isang ILPS hymn na musika ni Danny Fabella na may titulong Song of the League. Ano po ang inyong masasabi sa Iceland Resolution na kinatigan ng 18 bansa sa United Nations Human Rights Council o UNHRC para imbestigahan ang human rights situation sa ating bansa? Matagal nang hinihingi at hinihintay ng sambayan ng Pilipino at ng sandaigdigan ang ganitong resolusyon. Ikinasisiya natin na meron na itong resolusyon para imbestigahan ng UN Human Rights Council ang karumal-dumal na human rights situation sa ating bansa sa ilalim ng berdugo at korupt na rehimeng Duterte. Kunwari, naglunsad si Duterte ng gera laban sa droga, pero ang tunay na layon niya pala ay para maging supremo ng mga drug lords at manakot sa sambayanan na kaya niyang paslangin kahit sino. At ngayon, ginagamitan na niya ng mga taktika ng tokhang para takutin at paslangin ang masang anak pawis, mga dinudurong rebelde, mga aktivista at mga kritiko ng rehimen,
pati na mga relihiyoso, periodista, abogado at iba pang nagtatanggol sa mga karapatang tao. Sabi ni Annie Marcos, na ngayon po ay senador, dapat putulin ang relasyon ng bansang Pilipinas sa bansang Iceland dahil sa pangunguna nito na maimbestigahan ng Pilipinas dahil sa nagpapatuloy ng mga paglabag sa karapatang pantao. Ano po ang masasabi ninyo rito? Sanay at manhid si Amy sa di pagtanggap sa mga human rights violations ng tatay niya at ni Duterteng aliado niya. Mismong si Amy may kriminal na pananagutan sa pagpaslang sa kawawang student leader na Trajano noong diktador si Marcos. Walang nalalaman si Amy sa international law at diplomasya. Peke kasi ang mga diploma niya. Naging senador lamang yan dahil inayos ni Duterte ang smartmatic count ng mga boto para sa senatorial race. Hanggang ngayon, si Amy ay masamang bunga ng pandaraya at pangungurakot magmula sama hanggang kay Duterte. Minura din ni Pangulong Duterte ang 18 bansa na bumoto sa UNHRC resolution at tinawag na mga gago ang mga ito. Ang mga bansang bumoto para pag-aralan at imbestigahan ang sitwasyon sa karapatang pantao sa bansa ay ang United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Spain, Denmark, Italy, Austria, Australia, Iceland, Mexico, Argentina, Bahamas, Peru, Uruguay, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Slovakia, Ukraine at Fiji. Prof. Season, sa inyong pagtingin, makakapasok ba talaga sa bansa ang delegasyon ng UNHRC? Si Duterte mismo ang siyang gago. Minumura niya ang mga bumoto para sa investigasyon ng mga human rights violations dahil sa katotohanan siya ay nanginginig na at takot na takot. Siya ang numero unong berdugo sa Pilipinas. Siya ang may pangunahing pananagutan sa mga pagdukot, torture at mass murder sa Oplan Tokhang at Oplan Kapayapaan at Oplan Kapanatagan. Ngayon pa lamang sinisikap na niyang harangin ang investigasyon pero lalo siyang malalantad na kriminal. Maraming institusyon, organisasyon at taong hindi niya kayang takutin at pigilin ang tumatangkilik sa investigasyon. Natatakot si Duterte na ang mga ebidensyang malilikom ng Human Rights Council ay magagamit din sa International Criminal Court. Sa panghuli, Prof. Season, ano po ang inyong pwedeng ipabaon sa ating mga tagapakinig hinggil sa lumalalang kalagayang pang-ekonomiya at politika sa ating bansa? Malapit na rin po ang SONA ng Pangulong Duterte at inaabangan na ito ng marami. Dapat sumama ang lahat ng tagapakinig at kababayan sa malakihang masang protesta na isasagawa ng malawak na hanay ng mga makabayan at progresibong puwersa at mga karaniwang mamamayan para salungatin ang mga kasinungalingan na sasabihin ni Duterte sa kanyang SONA at ilantad ang katotohanan ng ibayong pangaapi at pagsasamantala ng rehimeng Duterte. Ang rehimeng ito ay tiraniko, taksil, mangatay tao, korap at mapanlinlang. Dapat panagutin ng mga mamamayan si Duterte at mga utusan niyang politiko at militar sa pagyurak sa mga karapatang tao, maramihang pamamaslang, pagbebenta ng mga karapatang soberano sa China, patuloy na pagiging puppet sa US. Balak na baguhin ang konstitusyon para sa pakinabang ng mga imperialista at dinastiya. Pangungurakot, pagtaas ng buwis para lamang kukurakutin, paglipad ng mga presyo ng mga batayang kalakal, pagsira sa ekonomiya, kawalan ng trabaho at kabuhayan, barat na pasahod at mga madugong pagsalakay para supilin ang mga hinaing ng masang Pilipino laban sa laging sumisigding pangapi at pagsasamantala.
Ako po ay namamaalam. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Matatag at militanteng pagpatuloy natin ang laban. Abangan ang susunod naming panayam. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat po, ILPS Chair Emeritus Prof. Season. Pagbati sa mga bagong halal na lider ng ILPS mula sa iba't ibang bansa. Maging ang inyong lingkod ay nagkaroon ng isa na namang pagkakataon na maging bahagi ng ILPS. Masasaya ang mga lumahok dito at kahit yung iba doon ay doon palang nagkakilala, naroon na agad ang mainit at maligayang pagtanggap dahil batid ng lahat ang danas ng bawat kalahok sa pag-oorganisa sa kanya-kanyang mga bayan. Saan mang panig ng mundo, talagang walang ibang pinakamasasaya at magigiliw kundi ang mga aktivistang nakikibaka. Alam na alam yan ang bawat kasama. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Ito po ang inyong kasama, Sara Raimundo ng Bagong Alyansang Makabayan at guro sa Universidad ng Pilipinas. Pagsikapan nating ipagwagi ang maningning na sosyalistang hinaharap para sa sangkatauhan. Mga mamamayan, magkaisa para labanan ang imperialistang pandarambong, digmaan, rasismo at pasismo.